Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling makakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana at sa gayon na patutunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus. Pinupuri at pinasasalamatan natin ang Panginoon sa biyayang ito na tayo ay natitipon bilang kanyang bayan. Habang patuloy tayo naglalakbay sa Paskong ito ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sa mga nagdaang araw o sa mga nagdaang linggo, ipinapakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa atin. Meron siyang pagpapakilala na ginanap kung saan pinakikilala niya ang kanyang sarili bilang mabuting pastol o kaya naman bilang daan, katotohanan at buhay. At sa araw na ito, muli na namang nagpapamalas sa Jesus ng pagpapakilala sa kanya. At ano naman ito? Ito ay ang kanyang pagiging tunay na puno ng ubas. Kung noon siya ang pastol, tayo ang mga tupa, ngayon naman siya ang puno ng ubas at tayo ang mga sanga. Ang bawat pagpapakilala ito ay nagpapamalas sa atin kung gaano kalapit ang ating ugnayan sa kanya at kung paano tayo dapat na mamuhay batay sa kanyang mga itinuro, sa kanyang mga ipinamalas, sa kanyang mga ipinadama at sa kanyang halimbawa. Ang ganitong klaseng pag-ugnay palagi kay Jesus ay nagpapahayag ng ating malalim na pananampalataya sa Diyos. Sapagkat ang taong sumasampalataya sa Diyos ay laging isinasabuhay ang kanyang sinasampalatayanan. Kaya tama ang sinasabi ng Ebanghelyo, kapag tayo ay laging makaugnay sa pinakapuno, tayo ay lumalago, tayo namumunga ng sagana. At ang ating ginaganap, ang ating pinagsisikapan, ay lagi nagkakaroon ng katuparan at katagumpayan sapagkat alam natin tayo'y nakaugnay sa Diyos na ating pinahahalagahan. Kaya napakahalaga po mga kapatid, lalo na sa diwa ng ating buhay sa kasalukuyan, na balikan natin ang katotohanan ng ugnayan natin sa Diyos. Hindi po tayo malayo sa Diyos. May mga pagkakataon lamang na tayo ang nagdedesisyong lumayo sa Kanya. Ngunit, ang nais lagi ng Panginoon sa atin, yung lagi tayong umugnay sa Kanya. Bakit? Sapagkat ang buhay natin nakaugnay sa Kanya. Magagawa lang natin mapalago ang buhay na ito kung tayo ay lagi dumudulog at lumalapit sa Kanya. Una-una na po sa panalangin. Pangalawa sa larangan ng ating pakikipagkapwa-tapo. Kung paano natin nagagawang tagpuin siya sa bawat taong ating nakakasalamuha o kaya naman sa larangan ng ating pagharap sa mga sitwasyon at pagkakataon sa ating buhay. At nakamamangha pong isipin lalo tigit sa isang tao na may umaalam na pananampalataya sa Diyos na ang buhay ay hindi po pwedeng iwalay sa Panginoon. Yung po bang pagising pa lang natin sa umaga, ang kamalayan natin ay nakatuon na sa Diyos na ating kinikilala. Tayo dumudulog na agad sa Panginoon upang tulungan niya tayo sa buhay natin sa maghapon.
sa mga gaganapin natin, sa mga pinapangarap natin, sa mga mikiin natin, o maging sa mga plano ng buhay. Sapagkat kapag meron tayong ganitong klaseng kakayahan na palagi umugnay sa Kanya, makikita po natin kung paano tayo una-una lumalago bilang mabuting tao. Lumalago bilang isang tao na mayroong kakayahan na magmalasakit, dumamay, tumulong, at gumawa lalutigit ng mga bagay, bunga ng pag-aalay ng sarili, gaya ni Jesus na patupatuloy na nag-aalay ng sarili sa bawat isa sa atin. Sa araw pong ito ginugunita natin, ang unang pagpapakita ng mahal na Birhen doon sa Fatima, Portugal. Nagpakita po siya sa tatlong bata, mga batang Pasko, sina Lucia, Francisco at Jacinta. Bago daw po maganap ang ganitong klaseng pagpapakita ng mahal na Birhen, ay inihanda ng anghel ng Panginoon itong tatlong batang ito. Hanggang sa sumapit ang sandali noong 13 ng Mayo taong 1917, ay ganap na nga pinakita o nagpakita ang mahal na Birhen at nangusap sa mga kabataan. At sinabi ng mahal na Birhen sa mga bata, huwag kayong matakot, hindi ko kayo sasaktan. Tapos tinanong siya ni Lucia, saan ka po galing? Sa langit. At isa sa matingkad na paanyay ng mahal na Birhen sa mga kabataan ay ang palagian na pagdarasal ng banal na rosaryo. Sapagkat ang banal na rosaryo ay paraan ng ating pananalangin at pagninilay din sa mga ginanap ni Jesus. Sabi nga po, ang banal na rosaryo ay ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon sa paningin ng mahal na Birhen. Kaya nga ang banal na rosaryo may mga misteryo na pinagbibilangan. At kalakip ng mga misteryo ito, habang tayo nagdarasal ng rosaryo, unti-unti tayong nakabubuo ng malaking nagnayan sa Diyos. Kung paano ating sinasamahan ang mahal na Birhen sa kanyang patupatuloy na pagtunghay at pagpapahalaga kay Jesus. Kaya kapag tayo nagdarasal ng rosaryo, binabalikan natin yung mga iginanap ni Jesus. Na ang bawat misteryo ay may nakatalagang at nakatalahanang pagbubunya, pagpapaunawa, pagpapamalas kung bakit ito naganap at ginanap ni Jesus. At isa sa dahilan din ng paanyayang ito ay upang ikayatin ang sangbayanan, ang sangkatauhan sa pagsisisi sa kasalanan, pagpapanibago ng puso't kalooban, talikuran ng pagkamakasarili, at magbalik loob sa Diyos. At isa pa rin, napakahalagang paanyaya ay yung sa pananalangin ito, sa pagbabalik loob na ito, ay makamtan natin ang karanasan ng kapayapaan. Kaya ho, 6 na buwan, sunod-sunod na buwan, tuwing sasapit ang 13 na buwan, sumula Mayo, 13 hanggang sa Oktubre, nagpapakita ang mahal na Birhen at nangungusa sa tatlong batang ito. Mga kapatid, sa sitwasyon na ito nung tayo ay humahanap sa ganitong klaseng pandemya, lumapit tayo sa mahal na Birhen. Sapagkat ang mahal na Birhen ang magpapaunawa sa atin at magbibigay sa atin ng inspirasyon at lakas upang panghawakan ang ating pananampalataya. Balikan ang ugnayan natin kay Jesus at kung paano sa kanyang tulong at pananalangin ay makamtan natin ang pangkalahatang o nagkakaisang hangarin ng ating puso't kalooban na sumapit nawa ang sandali na tunay namang
magkaroon ng katapusan ang pandemyang ito. Pagkalooban ng kagalingan, kalakasan, at pagpapanumbalik ng kakayahan sa pagpapatuloy na buhay ang mga taong naapektuhan, hindi lamang ang mga tao na nagkaroon ng karamdaman, bago sa mga taong naapektuhan ng buhay sa kawalan ng trabaho, sa paghihirap, sa mga sandali at pagkakataon na nagdulot ng di maganda ang pagkalat ng virus na ito, lalo na sa ugnayan ng bawat isa. Nawa ang karanasan ito ng sama-sama nating pagtatalaga ng ating mga sarili sa kalinis-linis ng puso ng mahal na Diyos na ginaganap natin ngayong 13 ng Mayo, kung saan ginugunita natin ang pagpapakita ng mahal na Birheng na Maria doon sa Fatima ng Portugal, ay magbigay ng katuparan at kaganapan sa mabuting hangarin ng ating mga puso at kalooban. At sama-sama nating hilingin na sa tulong at panalangin ng mahal na Birheng, tayong lahat ay makapagpatuloy sa isang bago at normal na pamumuhay na ating haharapin sa mga susunod na araw sa ating buhay. Amen.